una po nating panoorin ang ebidensya ng pamumulitika nito pong si Harry Roque. Kasi sinasabi niya na namumulitika daw po ang mga kritiko nitong si Vice President Sara Duterte. Actually, hindi po pinupolitika. Ang hinahangad po ng taong bayan ay ang 125 million pesos confidential fund na ginasta ng Office of the Vice President sa loob ng 11 araw. Paliwanag ang hinahanap ng taong bayan mula po dyan. Panoorin po natin ito pong si Attorney Harry Roque. Magpakatotoo po tayo. Politika po ang dahilan kung bakit tinanggalan nyo ng confidential fund si VP Sara. Huwag naman po. Unang-una, napakaaga pa. Pangalawa, politika ba ang dahilan kung bakit natanggalan ng confidential funds ang Office of the Vice President and Department of Education? Kung siningle out ang OVP at DepEd, baka maniwala pa kami sa iyo, Harry Roque. Pero alam mo naman, no other than the Department of Agriculture, tinanggalan kung saan kung current secretary din ang Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggalan ito ng confidential funds. Ang Foreign Affairs, tinanggalan ng confidential funds. Ang Information and Communication Technology, tinanggalan din po ng confidential funds. 5 ahensya po iyan. At ito po ay nirealign patungo sa dito sa mga ahensya katulad po ng National Intelligence Coordinating Agency. Ito po, basahin po natin ha, kung saan napunta yung pinaghihimutok ng mga supporter na ito ng mga Duterte. Ayon po sa ginawang realignment nito pong House of Representatives, napunta ang mga tinanggal na confidential funds sa mga ahensyang binanggit na po natin kanina sa mga sumusunod na ahensya. 300 million pesos for the National Intelligence Coordinating Agency or NICA, 100 million pesos for the National Security Council, 200 million pesos to the Philippine Coast Guard for intelligence activities and ammunition, and 351 million pesos to the Department of Transportation for airport development and expansion of Pag-asa Island Airport. Yan po, saan napunta ang confidential fund ng mga 5 ahensya? Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Foreign Affairs and Information and Communication Technology. Ngayon, kung ipagpipilitan ninyo, Attorney Harry Roque, na ito ay pamumulitika, nagkakamali kayo. Taong bayan ang nagde-demand sa kasalukuyan. Milyong-milyong mga Pilipino ang naghahangad ng paliwanag mula sa Office of the Vice President doon sa paggasta nila ng 125 million pesos confidential funds sa loob ng 11 araw. Taong bayan, panawagan ito ng taong bayan. Ngayon, naramdaman ng House of Representatives na talagang maingay ang taong bayan at naghahanap ng paliwanag. At kung mauulit pa ito, hindi na ito maganda para sa gobyerno. Kaya minarapat na lamang ng House of Representatives na gawin kung ano yung tama at dapat. At ito nga ay dalhin sa ahensya kung saan talaga nangangailangan ng confidential funds. Tuloy natin ang 2 dahilan daw po dito nitong si Harry Roque. Po, halal ng taong bayan si BP na kakilalang kalaban ng mga terorista ang CPP-NPA. So natural, gagamitin niya ang confidential fund niya in the same way na ginamit niya ang confidential fund niya nung siya ay mayor ng siyudad ng Davao. Hindi namin kine-question ang paggamit ng confidential fund kung ito ay para sa paglaban sa terorismo at komunista. Ang tinatanong ng taong bayan, bakit sa loob lamang ng 11 araw, Attorney Harry Roque? Ngayon, kung pinagpipilitan mo na si Vice President Sara Duterte ay lumalaban sa mga komunista at terorista para sa national security natin, eh bakit tahimik siya sa West Philippine Sea? Para din naman sa national security po natin yun. Food security, no other than food security, ang pinaka naaapektuhan sa issue sa West Philippine Sea. Sa panahon ni Duterte, pinayagan niya ang napakalaking fishing fleet
ng China. Nagresulta ito sa pagkaubos halos na ng mga galunggong diyan po sa bahagi ng karagatan po natin kung saan pinakamaraming nahuhuling galunggong ang mga kapwa natin Pilipino na mga mangingisda. Pero dahil po sa pangyayaring pagpayag ni Duterte, halos wala nang mahuli ang mga Pilipino. Kaya naman nagresulta ito sa importation na naman ng galunggong. At ang pinakamasaklap, kanino tayo nag-i-import? Sa China. Doble dagok, doble bukol ang ginawa sa atin ng China. Ngayon, sasabihin ninyo, pinupolitika ng House of Representatives itong confidential funds. Hindi nyo kasi matanggap na majority ng mga Pilipino ngayon ayaw doon sa sistemang ginawa na 11 days lamang inubos ang 125 million pesos confidential funds. Tapos papasok pa dito ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hahamunin pa ang mga taga-COA na takot sa House of Representatives. Nasa mercy lang daw po ng House of Representatives ang budget ng COA, isang constitutional commission na independent na nakabase ang mandato sa ating konstitusyon. Ito, panoorin po ninyo ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. COA, takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag. Ito ang sabihin ko sa iyo. May kababayang Pilipino. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office, ino-audit lahat yan, presidente, opisina sa presidente down, cabinet lahat yan hanggang baba doon sa mga pantalan. Audit lahat yan. Ang judiciary, ngayon, in short mga tol, gaslighting ang ginagawa ng dalawa na napanood po natin, si Harry Roque at si Rodrigo Duterte. Gaslighting. At pinakamasaklap pa, nagtetreaten pa publicly na magpapapatay itong si Rodrigo Duterte, particular ng active congressman diyan po sa Kamara. Wala tayong pakialam kung makabayan black man yan. Pero hindi maganda para sa isang tao na publicly itetreaten mo para patayin ang isang tao. Gaslighting, dinidivert nila ang issue sa totoong pangyayari. Ano ang katotohanan? 125 million pesos confidential fund na ubo sa loob lamang ng 11 araw. Pero sinishift nila ngayon ang blame sa House of Representatives para yung galit ng taong bayan maalis doon sa 125 million pesos confidential funds, patungo, mapunta ito patungo sa House of Representatives. E ano ngayon ang naging reaksyon diyan ng Kamara? Isang kongresista ang sinabing manggagamit. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanggagamit lang ba? Nanggamit lang ba? Basahin po natin ang balita. Sabi po sa balita, October 18, 2023, mula po sa politics.com.ph, headline, ginamit lang Dalipe baffled by Rodi's tirades versus Congress that backed his admin. House Majority Leader and Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe said, he and his colleagues are puzzled by former President Rodrigo Duterte's current perception of Congress. Marami sa amin ngayon sa 19th Congress, nalilbihan din noong 18th Congress, noong Pangulo pa si President Duterte. At alam niya ang ginawa namin. Sinuportahan namin siya lahat. Todo-todo sa lahat ng mga kailangan niya sa legislative agenda. At panahon ng COVID, sinuportahan siya ng Kongreso at nagtataka kami bakit ngayon iba na yung tingin niya sa aming mga kongresista. Eh kung ako ang tatanong ninyo, simple lang kasi pinagtatanggol yung anak, Congressman Dalipe. Ano, sa pagtatanggol niya sa anak, nakakalimutan niya na siya ay miyembro din dati ng House of Representatives at nakakalimutan niya na ang 18th Congress kasama ang 17th Congress fully supported sa kanyang mga programa nung panahon ng kanyang administrasyon. Tuloy natin, hindi namin siya iniwan
Tiniyak namin na may sapat na budget ang Duterte administration noon nung panahon ng COVID para meron siyang pondo para mamigay ng ayuda. Yung mga kailangan sa kalusugan nung panahon ng COVID, lahat sinuportahan namin siya. Kaya lang medyo nakakalungkot nga kami. Bakit ganito na yung mga statement niya ngayon? When asked about the reasons behind Duterte's recent criticisms of the House, Dalipe said, the former president might have taken issue with the changes made in the budgets of the Office of the Vice President and the Department of Education, both headed by his daughter, Vice President Sara Duterte. At yan talaga ang katotohanan. Kaya nag-iingay itong si Harry Roque, itong si Rodrigo Duterte, dahil hindi nila matanggap na isa sa mga departamento ng ahensya ng ating gobyerno ang tinanggalan ng confidential fund ng ehekutibo, ano? Ang Department of Education, isa pong ahensya. Pero hindi lamang naman yan. Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communication Technology, tinanggalan din po ng confidential funds. Tuloy natin. Pero hindi lang naman Office of the Vice President ang may change. Department of Agriculture, meron rin pagbabago. Tinanggalan rin ang Confidential Intelligence Fund. Yung Department of Foreign Affairs, isa rin yan. Yung Department of Information and Communication Technology. Ang mga tanong nga dyan, masama po ba yun? Hindi naman, di ba? Dapat yung mga statement niya, yung magkaisa, unity, sana hindi mag-away-away. Pero iba ang ginagawa. Nananawagan pa nga ng parang kundita na itong si Rodrigo Duterte. Biruin mo, hinihimok niya mula sa mga magsasaka hanggang sa kasundaluhan at kapulisan na magtanong dito sa House of Representatives. Parang nag-i-insight siya ng isang something na magbibigay ng dahilan sa mga Pilipino para magalit sa gobyerno. Nako, hindi magandang gawian ng isang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil po sa mga banat na yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinagtatanggol ngayon ng mga kapwa kongresista. Sabi ninyo, ang mga taga-Bisayas at Mindanao, solid kay Duterte. Bakit itong mga representative ninyo pinagtatanggol si Speaker Martin Romualdez? Pero bago natin basahin yan, ano ba ang mga ginawa ng kasalukuyang Speaker? Nagtatrabaho ito. Tinutulungan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino at mapabuti ang kalagayan ng bansa. In fact, sa latest post ng House of Representatives, makikita po natin dito magkasama ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Speaker na si Martin Romualdez dyan po sa kauna-unahang ginawang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Ito ay naglalayo na palakasin ang trade and cooperation sa mga bansa na lumahok po dyan. Basahin po natin ang balita dito. Speaker Ferdinand Martin Romualdez joined President Ferdinand R. Marcos Jr. in a meeting with Saudi business leaders during the 2023 Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit held Thursday afternoon at St. Regis Hotel, Riyadh, Saudi Arabia. Saudi time po ang pinag-uusapan natin dito. The two leaders also witnessed the signing of an agreement between Saudi and Filipino business firms worth $120 million that will provide trainings and employment opportunities to more than 15,000 Filipinos. Alam nyo mga tol, napakaganda ng ugnayan ng legislative at executive branch of the government ngayon. Kung papansinin po ninyo, sa mga foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama niya palagi itong si Speaker Martin Romualdez. Dahil po dyan, mas napapalakas ngayon ang tiwala ng ibang mga investor sa Pilipinas. At nagresulta na po ito ng sa, kung hindi tayo nagkakamali sa pagkakaalala, mahigit po sa 400 billion pesos na investment approval na magre-resulta po sa 100,000 jobs para po sa mga kababayan nating Pilipino. Dapat 'yun ang ina-appreciate ninyo. Kayo ang namumulitika dito kay Speaker Martin Romualdez. Pero sa kabila ng mga pamumulitika ninyo, patuloy lamang na nagtatrabaho ito pong si Speaker Martin Romualdez. Kaya naman ang tiwala ng taong bayan po sa kanya ay patuloy na tumataas.
sa kasaysayan po ng Speaker ng House of Representatives, tanging si Martin Romualdez lamang bilang Speaker ang nakakuha na all-time high satisfaction rating. Sa mga nagdaang Speaker of the House, wala pong nakakuha ng all-time high na 60% bilang Speaker of the House. Kaya naman, nagpapasalamat si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, "I am mighty humbled by the feedback of our kababayans on the work that the House has produced the past few weeks. We in the House will show our gratitude to Filipinos by working at an even higher pace to close out the year." At ano-ano ba ang mga ginawa ng kasalukuyang leadership ng House? Ito po, nakikita niyo itong mga priority legislative proposal na almost na maging batas sa kasalukuyan. Basahin po natin ang balita. "With unity and utmost commitment to its sworn duty of crafting vital pieces of legislation, the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez put into fruition the passage of all the 20 LEDAC priority measures that the House, Senate, and Executive Department agreed to approve by year-end." Ano-ano po ang mga yan? Sa isahin po natin. Republic Act 11962, Trabaho para sa Pilipino Act. House Bill 7006, Automatic Income Classification Act for Local Government Units. House Bill 8278, Philippine Salt Industry Development Act. House Bill 6522, Philippine Centers for Disease Prevention and Control Act. House Bill 6518, Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team. House Bill 6452, Virology and Vaccine Institute of the Philippines Act. House Bill 6687, National Citizen Service Training Program Act. House Bill 6558, Real Property Valuation and Assessment Reform Act. House Bill 7327, E-Governance Act. House Bill 6444, Waste Treatment Technology Act. House Bill 6510, New Philippine Passport Act. House Bill 7325, Magna Carta of Filipino Seafarers. House Bill 7240, The National Government Rightsizing Act. House Bill 7393, Anti-Financial Account Scamming Act. House Bill 7446, Amending the Bank Secrecy Law. House Bill 8969, Military and Uniform Personnel Pension System Act. Isang problema na iniwan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon sinusolusyonan ng kasalukuyang gobyerno. Lahat po yan, mga priority legislative agenda sa pagitan po ng executive branch of the government and legislative branch of the government na ine-expect na magiging batas bago matapos ang taon at makakatulong sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino. Pero dahil sa pamumulitika ninyo, katulad nitong si Attorney Harry Roque, hindi talaga ma-appreciate ng ilang mga Pilipino na nagpapauto sa mga gaslighting individual na ito. Pero yun mo, sabihin ba naman itong si Harry Roque, binibinay daw itong si Vice President Sara Duterte? Basahin po natin ang balita. Former Presidential Spokesperson Harry Roque said on Thursday, "The current focus on Vice President and Education Secretary Sara Duterte's confidential funds is related to the 2028 presidential elections." Aba, kung paniniwalaan ko yung nag-send ng information sa akin, hindi totoo itong sinasabi mo, Harry Roque. Kasi bakit? Sabi nung nag-send ng information, wala daw balak tumakbo sa pagkapangulo itong si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya bakit siya pupulitikahin? Kung totoo yung sinasabi nung nag-send ng information, ha? At kung ganun talaga ang mga Duterte. Pero alam din naman natin na may kasaysayan ang mga Duterte na mahilig magpakipot-ipot. Kunyari, hindi tatakbo, pero tatakbo naman talaga. In an interview with The Big Story, Roque weighed in on the House stripping Duterte of her proposed confidential funds for next year. She had said that she can live without confidential funds. Ang masakit, sinasabi niya yan pero hindi niyo matanggap. Yun naman pala eh. Kaya naman palang walang confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education, pero hindi niyo matanggap. But as a supporter and like many of her supporters, we see this as an attack on the Vice President all because she is the leading contender for 2028
presidential elections. Eh, ayaw nga tumakbo sa pagkapangulo. Kayo lang naman yung nagpupumilit. Ayaw ni Sara Duterte, ang vice presidente natin, na tumakbo sa pagkapangulo. Pero pinagpipilitan ninyo. Oh, pero kung tumakbo man siya sa pagkapangulo, sa 1,000 na nanonood dito, itatanungin ko kayo, iboboto nyo ba itong si Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Sige nga, pakisagot nyo nga. Tuloy ko po ang binabasa kong palita. Roque also drew a parallel between Duterte and former Vice President Jojomar Binay, saying people are giving her the same treatment they did to the ex-official. No, nakakamali ka, Attorney Harry Roque. Korupsyon ang issue kay Binay kung bakit bumagsak ang popularity niya. At bahagi din kayo doon sa paninira kay Jojomar Binay nung vice presidente ito. Nakalimutan niyo yata, nakalaban nitong si Duterte sa pagka-presidente noong 2016, itong si Jojomar Binay. Ngayon, hindi sinasabing korupsyon ang dahilan kung bakit nasisira si Sara Duterte sa kasalukuyan. Simple lang naman eh. Ano ang sumisira kay Sara Duterte? Yung 125 million pesos confidential fund na nagastos sa loob lamang ng 11 days. Napakadali lang bawiin yan kung tutusin. Sabihin lamang ng Office of the Vice President kung paano nila nagasta yung 125 million pesos confidential funds. Pero hanggang ngayon, wala silang masabi doon. Puro sinasabi nila, nasa COA na raw. Eh, sinabi nga ng COA, 11 days lang ginastos ang nabanggit na confidential funds. But anyway, ito naman kasi, kilala natin to si Harry Roque na talagang sip-sip ito sa mga Duterte. At yung pagkampi nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na eleksyon ay dahil lamang kakampi nitong si PBBM, si BP Sara. Pero kung alam nyo mga tol, hindi nagkampi ang dalawa, malabo itong kumampi sa mga Marcos. Numero unong kritiko ito ng Marcos family. Pero hindi mo mawari ang kulay kasi merong personal na interes sa politika. Tapos ngayon, katakot-takot na paninira ang ginagawa nyo kay Speaker Martin Romualdez. Pero dahil professional at meron talagang pagkakakilanlan ang mga Marcos at Romualdez na pasensyoso at hindi pumapatol sa mga kritiko, simple lamang ang sagot sa inyo ni Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, wala po kaming balak tumigil sa pagtatrabaho upang makamit natin ang inaasam na magandang bukas. We are hyper-focused on completing the legislative master plan of President Ferdinand R. Marcos Jr. No matter the extraneous noise that come our way. At kayo yung mga maiingay, kayo na mga Dutertards, mga DDCs na nanonood din dito sa programa natin sa kasalukuyan, bahagi kayo ng problema, hindi kayo bahagi ng solusyon. Ang Pangulo ng Pilipinas sa kasalukuyan at ang ating speaker na si Martin Romualdez, gumagawa ng paraan para mapabuti ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Pero kayo, instead na tumulong kayo sa gobyerno, bahagi kayo ng problema. Mga DDCs talaga kayo. Ngayon, ipinagmamayabang ninyo na ang Visayas at Mindanao ay para lamang sa mga Duterte. Nakakamali kayo. Kasi yung mismong mga representative ninyo ang nagpahayag ng suporta sa kasalukuyang leadership diyan po sa Kamara. Eastern Visayas, Solons, sinuportahan si Romualdez matapos ang naging tirada ni ex-president Duterte. Basahin po natin ang balita. Nagpahayag ng suporta ang mga congressman ng Eastern Visayas para kay House Speaker Martin Romualdez matapos umano ang naging tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Nilagdaan umano ang dalawang pahinang pahayag ni na late Representative Lolita Javier, Ana Victoria Beloso Tuason, Richard Gomez, at Carl Nicolas Cari, sama Representative Stephen James Tan and Michael Reynolds Tan, Southern Leyte Representative Luz Mercado at Christopher Son Cocoyap, Eastern Sama Representative Maria P. Abunda, Northern Sama Representative Paul Dasa at Harris Christopher Ong Chuan, at Biliran Representative Gerardo Jerryboy Espina Jr. We, ito po ang nilalaman ng kanilang ng support of manifesto, ano? Manifest of support. The District Congressman of Eastern Visayas thereby express our unwavering support
for Speaker Martin Romualdez and his exceptional leadership of the House of Representatives saad nila sa pahayag. Karagdagan pa po dyan, throughout his tenure as Speaker, Speaker Romualdez has demonstrated a remarkable commitment to serving the Filipino people and advancing the legislative agenda of our nation. Samantala, iginiit ng nasabing Eastern Visayas Solons na ang strong leadership umano ni Romualdez ay nagiging instrumento para sa pagkakaroon ng productive at collaborative sessions ng Kamara. Ayon pa sa kanila, Speaker Romualdez's dedication to fostering unity among members of the House, regardless of political affiliations, has been instrumental in achieving bipartisan consensus on crucial issues. His willingness to listen to the concerns of all congressmen and women has created an inclusive and democratic atmosphere within the legislative body. Yan po ang pahayag ng mga mambabatas. Binanggit din ng mga ito na sa ilalim umano ng guidance ni Romualdez na ipasa ng Kamara ang mga panukalang naglulungsad ng economic development, healthcare, education at infrastructure projects na direkta na umanong nakakatulong sa mga mamamayan ng Eastern Visayas. Ayon pa po sa mga mambabatas, as District Congressman of Eastern Visayas, we wholeheartedly believe that Speaker Martin Romualdez's strong leadership of the House of Representatives is essential for the continued growth and prosperity of our region and the entire Philippines. We pledge our continued support for his leadership and look forward to working together to address the pressing issues facing our nation. Yan ang pagsuporta ng mga kongresista kay Speaker Martin Romualdez. Mga kongresista ninyo ang sumusuporta ngayon kay Speaker Martin Romualdez laban sa mga pambabanat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Attorney Harry Roque at ng iba pang mga DDCs. Pero hindi makakapayag ang majority ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Nasirain ninyo ang nagtatrabaho lamang. Wala kaming pakialam kung ano ang balak nitong si Speaker Martin Romualdez sa hinaharap. Pero ang kasiguruhan ng pagsuporta namin sa kasalukuyan bilang speaker siya ay hindi po matatawaran. Ayaw namin sa mga taong bahagi ng problema. Ang gusto namin, mga taong bahagi ng solusyon. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po ninyong tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.